And for more on the Aldo McGregor mega fight, kasama natin ngayong gabi ang MMA analyst na si Theo Castillo. Theo, welcome back to The Score. Hello, Anton. Nice to be here. Good to see you again, Theo. Big fight coming up this weekend, UFC 194. Mega fight. Sinasabi nila na it could be one of the highest paydays for both Jose Aldo and especially for Conor McGregor. Your thoughts on this fight? Sa wakas, mangyayari na. Tsaka huwag natin kakalimutan, it's a big payday for UFC as well. Yes. So basically kasi, ang magandang opener dito, sinabi kasi ni Dana White, I'm not sure if this is word for word, pero sinasabi niya na Conor McGregor could be better than Muhammad Ali, at least in the mental warfare. Wow! So, yung pag nagsalita kasi si Conor McGregor, na lumalabas yung confidence niya kung gaano niya kaganda gusto gawin yung fight or lumaban. He also said na, I'm not just going to say that I'm going to beat you, I'm going to describe it. I'm going to make you feel it. Sa words pa lang niya, kung paano niya tatalunin yung kalaban niya. Sinabi nga niya na parang hari itong si Jose Aldo, but the king will get old and a hungry lion will come up and take everything away from the king. Yun ang mga banat niya dito kay Jose Aldo. Pero itong si Jose Aldo, he's been a dominant champion. He's been the only UFC featherweight champion in history. And Conor McGregor wants to take that away from him. More than 9 years nang hindi natatalo itong si Jose Aldo. More than 4 years nang hindi natatalo si Conor McGregor. But what makes Conor McGregor an interesting opponent and a threat for Aldo? It's going to be different kasi ang nakikita or ang sanay tayong kalaban ni Jose Aldo, it's either a striker like himself or a wrestler like Chad Mendes, which Conor McGregor defeated decisively, di ba? So, ang nakikita kasi natin dito, striker din si McGregor, pero kakaiba siyang striker. He attacks from different angles and gustong-gusto ko siyang ikumpara na pareho rin silang iba at the same time, si Lyoto Machida. Kasi when Lyoto Machida came in, ang uso nun is the boxing stance or the wrestling stance. Pero nung dumating siya, he was facing you sideways, the karate. Similar to what Conor McGregor is doing. Tapos, malaro kasi yung mga paan. Itong si Conor McGregor, mahilig siya mag-spinning kicks. Tapos, yung mga shots niya, pinipili niya talaga. Hindi siya ganun kabilis, or baka hindi natin nakikita yung mismong bilis niya. Pero napaka-technical kung paano niya bibitawan yung mga suntok niya, mga sipa niya. And he's also careful on how to react kapag siya naman yung nakakatanggap ng strikes. Theo, 14 fight win streak ang dala ni McGregor dito sa laban na to. 18 fight win streak naman para kay Jose Aldo. Sinabi mo, mala Lyoto Machida ang dating nitong si McGregor. What adjustments do you see Jose Aldo making? Because you were telling me earlier na if it's not broken, why fix it? Diba? Oh, tama. Kasi yun nga, na inaugural champion tong si Aldo. Eh, so basically siya yung totoong nag-epitomize nung undisputed. Basically, ang kailangan nating malaman dyan is kung inaral ba ni Jose Aldo or ng camp ni Jose Aldo on how to neutralize Conor McGregor. They were saying na they got a sparring partner na who imitates Conor McGregor. Pero just like Lyoto Machida, how would you imitate someone who's very different? So kailangan mahanap nila yung kilite, kumbaga. Kung ano yung technique na magpapa-neutralize dun sa technique na itong si Conor McGregor, just like what Shogun did. Basically, he faced Lyoto Machida just like a Muay Thai practitioner would. Yung stance, yung release ng sipa, tsaka don't get over-aggressive. Nakita rin natin yan nung ginawa yan ni Chad Mendes. Sumugod siya ng agad ng mga takedowns. Ang problema, dahil nimble nga itong si Conor McGregor, na-place niya ng tama yung mga kicks niya, yung mga punches niya. So, doon din nahirapan si Chad Mendes. Pero, Anton, ang beauty kasi ng fighting is, pagdating ng dalawang to, wala naman yung 18-0 or 12-0 nilang mga runs eh. Pagdating nila sa ring, it's going to be 50-50. Basically, someone needs to win and someone will lose. So, pantay pa rin sila pagdating sa cage. But Theo, some people are saying na mas magaling daw na striker itong si Conor McGregor. Sang-ayon ka ba doon sa statement na yun? By a slim margin siguro, dahil medyo mas technical siya. If you would see Jose Aldo fight, basic yung combination niya. It's a very basic but very effective combination. So he would set up his kicks, usually low kicks yan, with his punches. It's normally a 1-2, minsan nag-hook siya. Pero yung mga iba rin niyang surprises, yung mga dati niyang knockouts doon sa previous promotion na nilalabanan niya, it's with knees.
So kailangan mag-ingat din si McGregor. Pero ang mag-iiba doon, hindi naman masyadong nagda-dart in or hindi naman masyadong kumuha ng takedown ito si McGregor. So magbabago rin yung game plan nitong si Aldo dahil kailangan timingan niya sa isang striker yung tuhod niya. With that said, Theo, tingin mo ba itong si Jose Aldo will go for an early takedown para ma-neutralize yung striking, yung perceived striking advantage nitong si McGregor? I think hindi babagoy ni Jose Aldo yung low kick niya. It's either punish the lead leg nitong si Conor McGregor kasi dahil naka-side siya, so available na available yung left leg nitong si Conor McGregor. So I think yun yung unang mangyayari. Or if he's really trying to play safe, maybe he can use the cage to use his jiu-jitsu. How big of a factor will be the ring rust of Jose Aldo? He has not fought since October 2014. Oo. Medyo mahaba yun, ha? Kasi ang huli niyang kalaban, tinalo rin nito yes, si Chad Mendes. Si McGregor. So, makikita natin dyan is yung conditioning. Dati, lagi nilang sinasabi itong si Jose Aldo has a problem with going the distance. So, he gets slower. Pero, hindi naman siya hindi effective. So, let's see kung makaka-affect yan. Lalo na nung sumakit yung ribs niya, he was saying na it's even harder for, or it's even hard for him just to stand or just to breathe. So, pwedeng nabawasan yung preparation niya. Si McGregor has been fighting and has been training ng tuloy-tuloy. So, doon magpe-play ng part yung ring rust na sinasabi natin. So, pwedeng mabawasan pa yung cardio niya or pwedeng baka namang wala naman talaga siyang ring rust dahil mukha naman nag-prepare siya talaga dito kay Conor McGregor. Well, kung ikukumpara natin, yung 18-fight win streak ni Jose Aldo started in 2006. Mm-hmm. Itong 14-fight win streak ni McGregor started in 2011. So lumalabas, mas aktibo itong si Conor McGregor. Is that a concern for the Aldo fans, the Aldo camp? Dahil last two fights ni Aldo, dumistansya, samantala kay McGregor, last four fights, he won via TKO. Oo, pwedeng factor yan. Dahil pwede nga talagang mabagal yung naging progress or at least parang hindi na niya makuha yung groove niya. So, you will see kung paano siya magre-react. Primarily, ang unang-unang kailangan magawa ni Jose Aldo dyan is ma-feel niya na kaya niyang tamaan si McGregor. Kasi pag na-feel niya na parang awkward na, tapos awkward pa yung feeling niya dahil ang tagal na niyang di lumalaban, doon magkakaroon ng confidence naman si McGregor to utilize yung space, yung pace. So, doon na magkaka-problema si Jose Aldo. Theo, before I let you go, I'm going to put you in an awkward position. Fearless forecast para sa UFC 194. Sino ang magwawagi, Aldo o McGregor? Siyempre, mahirap to. Tapos, I can't really say na don't go against the champion dahil pareha silang may belt. Pero, I think for someone na striker or na gantong kataas yung caliber, I think Jose Aldo still has it. Kasi hindi pa nakatapat si Conor McGregor ng beast, sinasabi nga nitong sila Frankie Edgar. So it's going to be a different beast yung lalabas dito. Paano mananalo si Aldo? I think it's going to be leg kicks pa rin. Leg kicks? Punishing leg kicks, just like what he did to Uriah Faber and the likes. Well, abangan natin yan. UFC 194 happening this weekend. Maraming salamat, Theo, for coming back here to the Score. It's a pleasure. We'll see you again soon.